Binigyan ako ng pinsan ko ng tanim nila na kalabasa. So, maliit lang kasi yun nga, malamig na dito. Kaya, kinuha na din nila yung mga tanim nila. So, hanggang ganito lang yung kalabasa namin. Pero masarap ito lagyan ng sardinas. Kaya, lulutuin ko ito. Lagyan ng salt and pepper yung onion habang sinisipin. Ating sardinas. Magdadagdag ako ng tubig. So, mga dalawang ganito na tubig ang ilalagay ko. And hintayin na lang natin na kumulo. And also, dahil hindi naman kakain si Rose, ako lang ang kakain, lalagyan ko ng fish sauce or ng patis. Mostly, may mga Filipino food ako na halimbawa, supposedly sa sinigang or sa nilaga, naglalagay din sana ako ng patis originally. Pero, dahil na si Rose ay, pag si Rose ang kakain, nalalasahan niya talaga ang patis sa sabaw. Ayaw niya ng lasa ng patis. Kaya, okay, sa kalagitaan ng pagluluto, tinitikman ko na siya para titingnan ko kung mai-add ako ng asin. And yeah, nag-a-add ako ng brown sugar para sa balance ng salt and sweet and salty. Tansya lang ako, guys. Usually, pag nagluluto. Pag Filipino recipe, tansya lang ako. Pero pag halimbawa yung Canadian recipe, yun yung sumusunod ako sa recipe talaga. Ulit ako ng konting pepper. Asukal lang muna, brown sugar. So, titingnan ko. It's getting there. So, yun lamang, guys. Usually, ang nilalagay ko asin, patis, pepper, brown pepper, and sugar. And yun lang. I think magdadagdag din ako ng konting, I think half cup, half neto na water kasi medyo lumalapot na. Luto na ang ating kalabasa. Kaya sabi ko kanina, maglalagay ako na itong bulaklak niya, ang kalabasa na naka-freeze. So, ito na po ang aking ginisang sardinas
at kalabasa. Pagpiprito din po ako ng dried pusit at tuyo sa labas. And masarap itong ipares dito sa ginisang sardinas at kalabasa.